Sa huling sesyon ng Senado bago mag-recess, tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Francis Tolentino na inaaksyonan ng komite ang mga isyong iniaatas na siyasatin nito. Kabilang dito ang umano'y pagpabor ng Department of Agriculture sa tatlong traders para mag-angkat ng asukal at pagbibigay ng labis na alokasyon. Rest assured that we will hold accountable those who should be held accountable and punish those who should be punished. Una nang nanawagan sa komite sina Senator Risa Ontiveros at Senate Minority Leader Coco Pimentel na imbestigahan ang importasyon ng 440,000 metric tons ng asukal. Sa panayam sa teleradyo, kinwestiyon ni Ontiveros ang tila pagpabor sa tatlong importers. Tangtanging paliwanag di umano hanggang sa ngayon ni DA Senior Yusek Panganiban ay itong tatlo daw ang most capable. Huh? Ano naman po ang kanilang criteria para sabihing most capable? Di ba mas maraming nag-i-import, mas maraming magko-compete? Bumaba, sa presyo. Diba? Sa mga palengke, naglalaro pa rin sa 80 pesos hanggang 110 pesos ang presyo ng asukal base sa monitoring ng Department of Agriculture. Sa Kamuning Market, 97 pesos ang puting asukal sa pwesto ni Aling Lulu. Kwento niya, mataas pa rin ang benta sa kanila ng mga supplier. Konti lang naman ang tubo dyan. Pagod mo pa, nagbabayad ka pa ng mga pwesto. Plano ng Department of Agriculture na ibenta sa Kadiwa stores ang mga nakumpiskang smuggled na asukal, bagay na tinutulan ng samang industriya ng agrikultura. Ibaon at huwag na pakain sa tao dahil hindi natin alam yung source nito. Kung ito ba ay reject sa other countries, contaminated ba ito? So bakit hindi binenta dun sa bansa nila? Bakit tinala rito sa ating bansa? Nasa 80,000 sako ng nasabat na smuggled sugar ang inaasahang ibebenta sa higit 300 Kadiwa stores sa bansa. Bukod sa asukal, posible ring ibenta sa Kadiwa stores ang iba pang nasabat na smuggled na produkto gaya ng bigas. Ayon sa DA, kailangang makapasa muna ito sa phytosanitary inspection. Except for perishable. Ang perishable kasi, alam mo naman eh, pag nasira or dangerous doon sa ating mga consumers, mas mahirap. So better siguro ang pinag-usapan namin initially, yung atin pong asukal at saka yung bigas kung meron. Pwede kasi hindi naman siya perishable. Samantala, tumaas na ng hanggang 20 pesos ang presyo ng karne ng baboy habang papalapit ang Holy Week. Ramdam na rin ng mga nagtitinda ang pagbaba ng demand. Kasi kukunti ang kinakatay pagka ganitong panahon. Tumaas kami ng 10 piso. At tataas pa, may pasabi na. Hinikayat naman ng DA ang mga retailer na kumuha ng supply sa mga kooperatiba kung mataas ang presyo ng mga trader. Hopefully, they will be willing to start yung kanilang pag-place ng order sa ating mga co-ops para mas mura din po nila makuha at mas mura din po nila maibibenta sa palengke. Pag-aaralan naman ng DA sa price and volume watch kung may sapat na supply ng karne at kung ito ang dahilan ng pagsipa ng presyo. Lady Vicencio, ABS-CBN News.